Sa tuwing nanghihina po ang bokasyon ko, sa tuwing ayoko nang magpatuloy, gusto kong i-give up yung bokasyon ko sa pagpapari. Pumupunta ako sa Kanya. Pumupunta ako sa dagupan. Nakikipag-usap sa Kanya. Huling pakikipag-usap ko sa Kanya, fourth year theology. Nung sabi ko, kung anong sasabihin sa akin ni Father Soc, yun ang gustong sabihin sa akin ng Diyos. At sinabi niya sa akin na, ituloy ko na. Kaya nandito po ako sa inyong harapan. Meron ho bang seminaristang sa loob ng pag-aaral sa seminaryo ay hindi dinaanan ng pagtatanong, pagkalungkot? Meron po bang seminaristang hindi inabot ang tamad sa pagdarasal? O kaya seminaristang hindi dinaanan ng pagtatanong, tama ba itong ginagawa ko? Meron po bang seminaristang napakabait at sa loob ng seminaryo, perfect seminarian? Ang sagot po ay wala. At si Father Jersey po ay kasama dun sa mga seminaristang yun. Meron bang pare na hindi tinamad magdasal? Meron bang pare na hindi dinaanan ng mahalay na isip? Meron bang pare na hindi natukso sa maginhawang buhay? Meron bang paring hindi nagdududa sa kanyang bokasyon? Ang sagot pa rin po ay wala. At si Father Jersey at ako, kasama dun sa mga paring yon. Ang tawag po sa amin, kapos. Kapuspalad ang bawat pare. At sa salita mismo ni San Francisco ng Assisi, alibughang hampas lupang makasalanan. Si Father Jersey at ako, yun. Subalit, kinaawaan. Kinaawaan sa kabila ng aming pagiging kapos at kulang. Kinaawaan ng Diyos. At sa awa ng Diyos, siya ay naging pari kaninang umaga. Hindi paring pansamantala, kundi pari magpakailanman. Hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon sa wakas ng panahon, si Jersey ay pari. Kinaawaan ng Diyos kahit kapos. Kinaawaan ng Diyos kahit tamad. Kinaawaan ng Diyos kahit mahalay. Kinaawaan ng Diyos kahit marumi ang isip. Kinaawaan ng Diyos. At walang paring pwedeng humarap sa altar na pwedeng sabihin, karapat dapat ako. Sapagkat bago niya kainin ang katawan ni Kristo, bago niya inumin ang dugo ni Kristo, araw-araw sasabihin ni Father, Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Bakit ako? At habang panahon, magtatanong ang pari, bakit ako? At habang panahon, ang bakit ako ay mananatiling walang sagot. At hindi lamang kinaawaan. Ngayon, pinagkatiwalaan. Pinagkatiwalaan ng kapangyarihang hindi man lamang ibinibigay sa mga anghel. Napag-isip-isip na po ba ninyo, hindi kayo pwede magkumpisal sa anghel. Kasi hindi pwede magpatawad ang anghel. Si Father Jersey pwede. Pinagkatiwalaan sa kabila ng lahat. Hindi lamang sa kanyang pagiging kapos, hindi lamang siya kinawaan, hinirang pa siya ngayong katiwala ng lihim ng kanyang kaharian. Darating at darating yung pagkakataong ang tingin mo sa iyong sarili hindi lamang kapos, kundi sad-sad na sa alikabok. Alam mo, Father Jersey,
alam ng Diyos na pagkatapos ng ordinasyon, magtataksil ka pa rin. Alam ng Diyos na pagkatapos ng ordinasyon, madadapa ka pa rin. Pero kahit alam ng Diyos, tinawag ka pa rin niya at sinabing, kahit na, kung mangyari yon, iaangat ko siya, ibabangon ko siya, sapagkat ang tawag ko ay hindi magbabago kailanman. At sana, ang tinig na narinig mong Jersey, iwanan mo ng JRI, iwanan mo ng Letran, iwanan mo ng Orani, Jersey, tapat na katiwala, hindi ka nakapos, isinabuhay mo ang aking awa, maligayang pagbabalik sa tahanan, sa kaharian ng Diyos.